What's up mga ka-hoops? Para sa mga ka-hoops nating nagtatanong ng update para sa isa pang may dugong Pinoy na 7-footer na si Sage Tolentino. At syempre para sa ating pambato na si Kai Soto. Ito nga at pagsabayin na natin ang update na yan. Dahil nga sa video natin na ito ay pag-uusapan natin ang pagkikita sa unang pagkakataon ng dalawang posibleng maging tore ng ating pambansang kupunan. Tara at samahan niyo akong ituloy ang update patungkol sa balitang yan. Pero bago yan, kung ngayon ka lang napabisita dito sa ating channel Kahoops, ay makikisuyo na lang ako sa iyong like at subscribe. I-click mo na rin ang notification bell button pagkatapos mong mapanood ang ating video. Kahapon nga lang ay nag-post ang Filipino-Hawaiian 7-footer na si Sage Tolentino sa kanyang IG story kung saan ay sinasabi nga nito na pupunta siya sa Atlanta, Georgia para sa isang business trip. Pero bago pa yan ay marami na akong nababasa sa mga komento online na may balak ngang isunod si Sage kay Kai. Ito nga ay ang mag-train din sa Atlanta under P3, Chuck Person at The Skill Factory. Nabuo nga ang kaisipang niyan dahil na rin sa pag-follow ng TSF at ng East West Private dito kay Sage. At syempre, malamang sa malamang kapag nga ang player na may skills at height ay malaki ang posibilidad na may interest at kalaunan ay pag-uusap na ang magaganap. At kanina nga lang ay muling nag-post si Sage pagkatapos ng huling pinost nito sa kanyang IG story na pupunta nga itong Atlanta. At sa post nga na yan ay paniguradong marami ang mapapaisip. Ito nga mga ka-hoops at ipapakita ko muna sa inyo ang post ni Sage. At para nga sa kompletong post ng mga larawan ni Kai at Sage na yan ay makikita sa mga official social media account ng East West Private. Makikita nga sa mga larawang ito ang masayang banding ng mga magulang ni Kai at Sage. At animoy may mga naganap na usapan. Pinakita nga rin dito na naglalaro si Kai at Sage. Pero hindi basketball, kundi billiards. Nakaka-intriga din kung ano ang napag-usapan ng dalawa nating pambato. At ang naging caption nga ng East West Private sa mga larawan na yan ay ito. Pero dito nga tayo sa parting ito ng caption. Malinaw nga na may malaking plano ang management team ni Kai na East West Private para dito kay Sage. Gaya nga ng sinabi ko sa umpisa ng ating video, ay posibleng si Sage na ang susunod kay Kai Soto. Kung sakali ha, waiting pa din tayo sa update patungkol dyan mga ka-hoops. Pero at least diba, alam natin na may nangyaring pag-uusap na sa kampo ni Sage at ng East West Private. At regarding naman sa eligibility ni Sage para sa ating national team, wala pa talagang malinaw na update patungkol dito. Pero dahil nakausap na ito ng East West Private na alam naman nating malapit sa ating national team at sa SBP, palagay ko ay malaki pa rin ang chance ang maging eligible ito. Proper at official announcement lang talaga ang inihintay natin para sa kampo ng SBP. Magiging malaking tulong nga si Sage para mabuo ang posibleng triple tower ng ating pambansang kupunan kasama si AJ Edu. Mula nga sa isa sa may mga maliliit o undersized na mga malalaro ay magugulat ang buong mundo dahil malaki nga ang chance ang tumangkad na ang ating roster pagdating sa mga international competition. At kailangan din natin yon upang makasabay sa mga bansang kalaban natin sa international competition. So, ito nga muna ngayon ang update natin dito para sa ating mga pambato. At malamang sa malamang ay nabiting kayo dito mga ka-hoops. Ganon din naman ako. Pero tignan natin sa mga susunod na araw kung may ilalabas pa na update patungkol sa naging usapan ng kampo ni Sage at ng East West Private. Siyempre, para sa update regarding dyan ay tumutok lang kayo palagi dito sa ating channel. Thank you for watching mga ka-hoops at God bless inyong lahat.